Okay. Yan, kasi yung buhos niya nung nandito sa taas, ang buhos niya nandoon. So wala dito sa ano. So tama na yan, ma nag-frozen kasi to. Nag-frozen tong aking hose. Hindi makalabas yung tubig. Why you add this one to their diesel? Just for a little, because it's closer to 0 degrees outside. When it's 0 degrees, you add the conditioner? Yeah. So this, how many liters? 60 per, 1.9 for two tanks? What would that this mean? This one, 1 liter for two tanks? Yeah, I guess it would be pretty close to a liter. Okay, so you put half and half? Well, that's more than you need to. Okay. If you put half of in one tank and half on the other, but I'm gonna cut back just a little bit. All right. Okay. Di ba kita nyo? Yung mga driver na maaalam, naglalagay sila ng fuel conditioner sa kanilang truck. Hindi pa ganun kalamig dito, ha. Hindi pa ganun kalamig. Pero nagdadagdag sila ng fuel sa kanilang conditioner sa kanilang mga tank. How much more kung nasa Canada ka? Okay, dito ako ngayon sa Harvey's para mag-order ng aking breakfast sa lunch. You're serving now lunch or breakfast? Breakfast until 10:30. What time is it now? You got about 1 hour. But if you do want something, I can get you right here. I need a burger. A burger? Yeah, a burger with a fries, no? Yeah, no, we can't do that until like 1 hour. Okay, I'll wait. Okay. Yeah, so wala pa silang burger. Wala ko ng burger, not breakfast. So maghihintay muna ako dito. Now, meron akong yung binadala ng Mauno. Oh shit, man. Hindi na siya maganda. Tagilid na siya. Oh, sira. Yeah, so anyway, meron kasi akong yung mic na pinadala sa akin ng Mauno. Now, gusto ko siyang ibigay sa inyo, yung mga taga Winnipeg, kung sino mga taga Winnipeg. Itong may brand new akong Mauno doon, nasa box pa. Ito yung pinadala before. Parang ano din to, yung DJI na ginagamit dito. So, dito sa set na to, kumpleto lahat, but instead kulang dun ay yung wire niya na type C para sa cellphone. Kasi kung gagamit ka ng ganito yung wireless mic, kailangan may adapter ka and then meron kang wire. Okay, pero kung gagamitin mo siya dun sa GoPro, kailangan meron kang GoPro mode, yung minibiling isang parang case. So kung meron kayo nun, ibibigay ko sa inyo
yung mga nagbablog sa within Winnipeg or within Canada, comment kayo sa akin kung kailangan nyo, and then isiship ko para sa inyo. And then kayo na mag-unbox nung mauno na to na wireless mic. Okay, kasi meron na ako, niregaluhan ako ng aking wife nitong Pasko. Ito yung wireless na DJI, which is good. Malaking bagay sa akin na magamit. But sa mga gustong gustong makuha yung Mauno, huwag lang sa Pilipinas kasi mahal ang shipping ng Pilipinas. But sa mga gustong gamitin yung Mauno, mga vlogger, kung meron kayong Type-C, kung meron kayong GoPro mode para magamit nyo sa inyong vlog, maganda rin itong gamitin. Maganda rin siya gamitin. Maganda sa ano. Kailangan mo lang ng yung jack. May jack na siyang kasama, but ang kailangan mo lang pag i-connect mo sa phone, kung gagamitin mo siya sa phone, ay yung Type-C. Type-C, tapos connected siya ng jack na female. Ito yung aking order. Try it. Laki ng burger, oh. Kala ko molds. Tamang-tama siya sa lunchtime. Minsan may mga time na ano eh, gusto mo kumain ng mga hamburger. Hirap ko lang huminga. So now, tapos na akong lunch, and meron akong tanong sa inyo dahil nanonood kayo ng Pinoy Trucker na channel. Meron akong tanong sa inyo, kung kayo sakali kayo yung driver ngayon, kayo yung driver
Okay, nagda-drive kayo ng truck sa America at Canada. Ano yung mga gagawin ninyo para maging productive yung isang araw or yung 36 hours ninyong paghihintay sa loob ng truck? Kasi yung loob ng truck, maliit lang yung espasyo doon. Kama, upuan, dalawa, makakatayo ka. Ano yung mga gagawin ninyo para hindi kayo maboard, maging productive yung paghihintay ninyo ng 36 hours sa loob ng truck? Let me know doon sa comments ninyo kung ano yung mga gagawin ninyo. Just like me, ako naglilibang, nanonood ng movies, nanonood ng TV. Then, dito pag may mga restaurant, kumakain. Nag-i-stay for a while dito sa restaurant. So kayo, na mga viewers, kayo yung tatanungin ko, ano ang gagawin ninyo kung kayo yung nasa aking kalagayan, naghihintay ng 34 hours or 36 hours sa loob ng truck. Anyway, magbabasa lang ako ng comments, random comments and random shoutouts. Margarita Chibari, my husband says if you're having a chance to come here in Moncton, New Brunswick and meet you up. And paki-shoutout kay Peter Chibari. Tama ba yung pronunciation ko? Chibari? Kanyang asawa na si Peter Chibari. And Lady Jane, paki-shoutout sa kanyang anak si JJ sa next video and more power. And Mr. Barumbado, pangit talaga dyan sa Canada. Mas maganda na magpunta sa Australia. Maraming pumunta sa Canada. Sobrang pagsisisi, lalo na yung student visa. Well, depende lang yun sa prefer mong bansa kung saan ka talaga pupunta. Okay? Wala akong contest dyan. Kung pumunta kayo doon, wala akong pakialam kung saan yung gustong pumunta. Basta ako, dito ako sa Canada. And Dilonado Pulido, thanks for quick response, Sir Mark. And malapit, kasi I think may sinasabi siyang about malapit sa yung bahay niya doon sa dinadaanan ko. And so shout out na lang sa mga pinsan niya sa Pasig Rizal, si Jeric Bauson Bilbao and Lito and Birds Bilbao, sa pamangkin ko sa Quezon City and Alabang, si Marilo Kabading and Vicky Prado. And si Casinio Portones, we are both retired employee, 31 years in service last December 2020, and my wife 42 years prior to retirement this December 31, 2023. Shortcut natin. So, natutuwa siya dahil napapanood niya yung mga videos from America and Canada dito sa channel at saka sa ibang channel ng mga Pilipino. And sana makabili ako ng Pinoy Trucker na ice road jacket and cap. So nandito daw sila by February 2024, by next month, para mag-visit sa kanyang daughters, marami, and family. And meron din silang vlog na Titong Family. And yeah, yung about sa pag-struggle na pagpunta dito sa Canada. Yun lang ba? Wala na. So, and si shout out daw sa kanyang brother si sa Fortunis, mayra family diyan sa Cebu. And Titong Fortunis family and friends, Irene and Pupoy. I think yun lang. And si Alan Mendoza, shout out sa kanyang kamag-anak diyan sa Canada, si Tito Edgar at kay Tita Annie at sa buong pamilya. Ingat palagi. Sana itong mga na-shout out ko ay nanonood at naririnig nila ngayon itong aking vlog. Buholanong Canadian vlog, great sharing Tito Mark, always safe sa pag-drive from Tisdale, Saskatchewan. And sa mga apo kami ni Daddy Lo, Kikoy TV. Ito yung si Kikoy TV, isang vlogger din to. So maraming salamat Kikoy TV at sa mga apo ninyo na nanonood ng Pinoy Trucker ngayon. Buholanong Canadian vlog, nandyan sa screen ninyo. Kung gusto nyong suportahan, gusto nyong puntahan, gusto nyong panoorin yung kanilang vlog. And si Armin Santos, pwede ka bang maglagay ng accessory sa truck mo? Like mas madaming ilaw or basuri horn. Dahil company driver ako, hindi ako pwedeng maglagay na napakaraming ilaw dahil sa company yung truck na yan. At saka dun sa basuri horn, I don't know if pwede yan dito kasi halos hindi namin ginagamit yung busina namin. Instead, or yung kailangan lang talagang gamitin kung kailangan mo talagang businahan. Pero hindi yung kagaya sa atin sa Pilipinas na every now and then, busina, wala yan dito.
And si Kylie Driven, sana mabigyan ka ng company ng bagong truck, Idol. Ikaw lagi kasi yung one of the few drivers na maalaga sa company truck. Yeah, yung truck kasi, kahit hindi yan sa'yo, kailangan alagaan mo dahil doon ka natutulog, doon ka kakain, doon ka kumukuha ng panghanap buhay, doon ka kumukuha ng pera para pang buhay sa iyong pamilya. So, kailangan malinis siya, alagaan mo dahil ikaw din yung mapupirwesyo pag yung truck mo ay nasira along the way. So, si Megs, 8812. Moose, Saskatchewan, Canada's most notorious city, naging hideout daw ng gangster na si Al Capone, thanks to Google. Ingat ka bayan sa pagbiyahe? Yeah, ito ay tungkol dun sa tinanong ko dun sa... Bumunta ako ng Moose Jaw, tapos tinignan ko kung ano yung bansag sa kanila na siyudad. So si Al Capone, nakalagay nga dito sa Google, is known for the most notorious city because of its history during the Prohibition. Okay? In 1920s, Moose Jaw became the hub for bootlegging and smuggling alcohol, attracting gangsters like Al Capone and his associates. The tunnels of Moose Jaw are tourist attraction that surround the legend of Capone. The tunnels were also used in the 90s to house unemployed Chinese immigrants as the place for gambling and illegal liquor selling. Salamat kay Google at nandito lahat pag gusto natin mag-search or kung bakit yung lugar ninyo tinawag na Notorious City. Pero maganda yung ano nyo, yung logo niya, ilalagay ko sa screen nyo. Plus dyan, Canada's most Notorious City. Maganda siya ilagay sa t-shirt. Oh. Papagawa ko nga to. Kapit lang. Para hindi mahulog. Ipapagawa ko pa itong truck hanggang pag makarating ako ng Saskatoon. Then lalagyan ko na lang siya dito ng puwersa. Sasagupa ko sa aking biyahe.
kasi yung buhos niya nung nandito sa taas, ang buhos niya nandoon. So wala dito sa ano. So tama na yan, nag-frozen kasi to. Nag-frozen tong aking hose. Hindi makalabas yung tubig. Kaya masira. Anyway, okay na yan. So meron siyang crack. Yan yung crack niya. So papalitan ko na to pag tapos ng ice road. Kasi ang kalsada sa ice road napakapangit. Nalata ng bagong wiper. Bagong wiper dahil pangit na yung wiper na ano. Kanya ko na lang dito. Yung mga basic lang na kaya mong gawin. Hindi naman kasi tayo mekaniko eh, di ba? Okay na yan. Basta lang malinis yung windshield na pag merong hindi mo talaga makita yung pasada, kailangan mo mag-release ng tubig. Maliliit na bagay, akala mo hindi mo kailangan, di ba? Pero in the future, kailangan mo sila. Hindi mo alam kung ano mayayari. Hindi porket sabihin mong company driver ka, okay, wala akong pakialam. Yeah, totoo yun. I don't care. Masira yung truck, I don't care. Pero kung meron kang magagawa na pwede mong palitan, like pupunta kayo sa ice road, no? Na kailangan mong palitan. Alam nga, mahihintayin mo pa yung mekaniko. Di ba? Hintayin mo pa yung mekaniko para gumawa ng truck mo. Nasa kalagitnaan ka of, out of nowhere. So may mga bagay na mga basic na mga kailangan mong malaman para hindi ka naasa sa kanila. Para makakasurvive ka sa iyong biyahe. So mga maliliit na mga bagay, mga tools na ganito, mga fittings, mga ginagamit to sa mga hoses, sinisave ko sila. Binibigay sa amin to during nung ice road, but tinatago ko sila kasi sabi ko sa in the future masira yung aking truck na ginagamit, kahit company driver yan, a company truck yan, meron akong magagawa, meron akong magagamit. May mga ilan akong tools, may ito inaayos ko nga dahil nga nakinakalawang, meron pa akong tools sa loob na bumili talaga ako kahit company driver ako. May mga tools ako dahil yun nga sabi ko, hindi natin alam ang pagkakataon na kailangan natin to, kailangan natin yan. So huwag nating itapon dahil sayang. So yung mga nakakita sa akin na dumadaan na truck or yung mga na truck na nandoon, no, na nagtatago sa kanilang truck sa loob, inisip nila ginagawa ng tao niya, sobrang lamig, tapos naglilinis ng mga tools ng kanyang sasakyan. Di ba? Isipin lang, para tayong ingot dito sa labas at naglilinis tayo. Well, piniprepare ko lang yung mga gamit na kailangan just in case, di ba? Just in case kailangan mo, tsaka ka ba lang, oh, nasaan ba yung gamit ko? Ba't tumigas to? Shit! Maano pala? Nag-frozen pala, di ba? Tsaka mo pa lang siya gagawin, eh, sobrang lamig na. Kailangan, wala ka namang ginagawa. Then, ayusin mo na yung mga gamit mo. Yung lamig, gebe na yung lamig. Malamig. Yeah, gebe na yung lamig. Malamig talaga, pero mindset lang yan kung paano mo dadalhin yung lamig. Okay? The more na mag-iisip ka ng malamig, the more nalalamig. Pero kung isipin mo na kompleto ka naman sa gear na sinusuot mo, walang lamig-lamig. Pag gusto mong gawin yung trabaho, hindi mo kakain ito. Stuck na, di ba? Ngayon, pag kailanganin mo siya, hindi mo siya ngayon magawa dahil stuck siya eh. So, kailangan ngayon pa lang, wala kang ginagawa, gawin mo na para functional siya, yung mga gamit mo functional.
Kumbaga, pagdating ng panahon na kailangan mo siya, ito, magagamit mo, mag-caging ka ng brake. Meron kang pang-clip, no? Pag mag-cage ka ng brake, di ba? So meron ako niyan, dalawa, tatlo. Meron akong tatlo niyan, just in case lang. Just in case lang, ito naman sinasabing ano, hindi ako master mechanic, man. Hindi ako master mechanic, pero gagawin kong lahat. Okay, gagawin kong lahat. Huwag lang ako ma-stuck. Yung talagang troubleshoot, talaga na troubleshoot, na halos hindi na under ang truck. Okay, wala na akong problema na nila yon. Pero pag kaya pa, kaya pa naman gawin. Kaya mo pang gawin, kaya mo magawa ng paraan, then do it. Gaya nito, kailangan mo lang ito. Kailangan lang, malinis siya mong gamit. Kailin ko lang siya na pagtuunan ng pansin, dahil nga wala akong ginagawa ngayon, hindi ako busy. Hindi ako mechanic, ha? Hindi ako master mechanic. Hindi ako gaya ng mga iba na magaling talaga. Meron lang mga gagamitin ito. Kailangan lang siyang text time kasi nag-crossin talaga siya. Video, no? Kita naman mo ni. Check na ako og. Ito na kayo galway. Ito na kayo langis.
pag winter time, madalas yung coolant ay nagbabawas. Refill mo lang siya doon lang sa line pag mo siya masyadong punoyin. Maging busy yung sarili mo para meron kang nagawa for this day. Habang naghihintay ng iyong oras, keep yourself busy. Just keep yourself busy para hindi ka ma-bored. Mindset lang yan. Mindset. So, I'm all done. Now, nanood ng TV, tawag sa family, and then, that's all for the day. Life, man. So anyway guys, daghang salamat. Mora na akong ikashare sa inyo karon, karong adlaw. Today is Sunday dito sa Oakwood, Illinois. Daghang salamat. Keep warm, pag-amping mo permi, keep safe, and keep on tracking.